I'm sure naging busy ka sa dami ng ganap ngayong Valentine's Week at may mga na-miss na showbiz stories. Don't worry, I got you. Ako po si MJ Felipe. Ito ang SOS Stars on Spotlight. Let's do this! Forever kapamilya pa rin si Daniel Padilla at sinelyuhan niya ito sa pagpirma ng exclusive network contract sa ABS-CBN. May mensahe at realizations din si DJ pagdating sa buhay showbiz, pamilya, fans at mga totoong kaibigan. Our supreme idol, our forever kapamilya, Mr. Daniel Padilla! Certified kapamilya pa rin si Daniel Padilla. Kanina, pumirma ng exclusive network contract si DJ kasama ang mga executive ng Kapamilya Network sa pangunguna ni ABS-CBN Chairman Mark Lopez, ABS-CBN CEO at President Carlo Katigbak, COO for Broadcast Cory Vidanes, Chief Finance Officer Rick Tan, Star Magic Head Laurenti Jogi, Luz Bagalaksa, at ina ni Daniel na si Carla Estrada. Sinamahan si Daniel ng kanyang kapatid na si Maggie, pinsan na si Jordan Lim at iba pang kamag-anak. Gusto kong magpasalamat dahil nung nagkagulo na tayo after the shutdown, ikaw ang isa sa unang nagpasabi na hindi mo kami iiwan. Kung naalala mo, sinabi ko, anak, ABS-CBN lang tayo kahit anong mangyari. At si Tita Cory ay saksi sa lahat ng pag-uusap araw-araw. Pero yes, hindi man natinag kahit kailan si Daniel na aalis sa ABS-CBN. When we lost our franchise, may tinext ka sa akin. Salamat po sa inyong pakikipaglaban. Nagawa niyo na po ang lahat. Ngayon ang Diyos na ho ang bahala. So DJ, ibabalik ko sa iyo ang message mo sa akin. Masipag kang tao, isang artistang magaling, at isang anak na nagmamahal sa kanyang pamilya. Gawin mo lahat to be the best version of you. Naging sentro ng kaliwat kanang kontrobersya si Daniel mula na mag-break sila ni Catherine, at ayon kay DJ, pinaghuhugutan niya ng lakas ang pamilya pati ang fans na nagpadala ng mensahe sa kanya. I get random messages to my phone. Kasama, you know, yan yang positive, negative messages. Magkakasama yan. And I truly appreciate that. It makes me human, you know. So thank you very much. Yung mga mensahe niya man, totoo. Masakit man, totoo. At yung iba na talagang hanggang ngayon nagbibigay sa akin ng positive messages. Diyos ko po, ang laking... Ang sarap sa pusong nababasa yon kung alam nyo lang. Lahatin ko na, lahat ng Katnyal, maraming salamat sa lahat ng taon na pagmamahal at pagsasama natin. And Diyos ko, all good memories for me. At walang makakatalo dun sa mga memories na yon. And for me, wala pa rin fans club na makakatalo sa Katnyal. Sorry, but it's true. At sa huli, pinasalamatan din ni Daniel ang ex-girlfriend at dating ka-love team na si Catherine Bernardo. At syempre, di ko pwedeng kalimutan si Catherine. Maraming salamat, Catherine, sa ating maraming taon na pinagsamahan. You know, hindi mawawala sa puso ko ang magaganda nating memories at ating mga adventures at journeys na pinagsamahan. Thank you very much. Pelikula, teleserye, miniseries, concert at bagong musika ang pagtutuunan ng pansin ni Daniel ngayong 2024 at sa mga susunod na taon. Nitong mga nakaraang buwan, mas nagkaroon ng malalim na bonding time si Daniel Padilla kasama ang mga kapatid. How are you? Kamusta ka? Yun ang gusto kong malaman. Me, I'm good. Parang I found new life, di ba? Parang I just came back to my roots. Kami yung mga moments lang namin doon ng mga kapatid ko. And yung mga lessons in life, di ba? Ang dami mong nakukuha kung saan-saan. Pero tuloy-tuloy siya at excited na muling magtrabaho. I know you're working on a movie, right? Yeah. Oh, so tuloy ba yun? Yes. Okay. With Sanjo? Yes. Okay. With John Arcilia? Yes. Yes. Gagawin lahat yan. Gagawin lahat yan. Concert. I'll make music first. Gawa muna ako music. I'll have something with Ellie Bendia. Music. Yung mga gagawin kami. Secret. Secret pa. Secret muna. May napag-usapan na rin sila ni Diamond Star Maricel Soriano. Pero kailangan pa ng brainstorming sa kwento. I just want yung mga movies na talagang sapul. Ano mo yan? Sapul. And it doesn't mean about love. Okay. Parang I made too much movies about love. Of course.
make something different. Naging sandala ni DJ sa matitinding hamong pinagdaanan kamakailan, ang pamilya at mga totoong kaibigan na hindi siya iniwan. Yeah, itong times na, ang dami lang nagpakilala. So, and that's okay. That's beautiful. That's beautiful. At least, di ba? My gosh, yeah. Diba? Talagang ano to, opening moment. Ha? I know, no. So, doon mo lang makita. Humanizing so, moment actually siya. Super, super. Kaya ako parang, yung mga totoong nandiyan. Sarap kasi. Naiintindihan naman ni Daniel ang ilang fans na nagdesisyon na iwan na siya. Kahit dun sa mga nag-move na sa akin, it's okay. Diba? Valid yung gusto nilang maramdaman. At kung nararamdaman nila yan. Diba? Hindi ko na sila mapipigilan. And dun sa mga nandyan pa rin para sa akin, I appreciate them very, very much. Right. At sa lahat ng mga naglabasan at nangyari, ito ang gustong sabihin ni Daniel. Sa mga lahat ng nangyari, right. ayoko nung makisabay. Tama. At saka parang out ako sa'yo. Okay. Pero sinabi mo... Saka yung nangyari, para naman, it's very personal to me. And I don't appreciate parang ang dami to check in. But, you know, that's how it goes. Right. Showbiz, baby. Ikinatuwa ng ilang fans na pinasalamatan ni DJ si Catherine sa pagpirma nito ng kontrata at kinilala ang kanilang magandang alaala. I forgot na yun ito sa Tita Mel. May respects and my love kay Tita Mel. Forever yan. Ngayong single na si DJ, may plano ba siya sa Valentine's Day? Isip ko nga, mga kapatid ko gusto mo. Nakalimutan ko parang may mga date na rin sila. So ikaw na ngayon ang nasa bahay. Oo nga, ako ang baliktad na. Handa na rin ba siya sa bagong pag-ibig? Definitely not. Love for, ano lang, love for human nature. Yan ang hinahanap ko. Right. Do you think when ka ready to get into that? Ano mo naisipin niyo? Ayaw na muna. Trabaho muna. Wala muna akong love life. Sa kabila ng mga hiwalayan sa showbiz, nanindigan si Nadine Lustre na out na siya dyan, lalo pa't thriving ang kanyang love life at career. Panahon ng COVID-19 lockdown ang setting ng action suspense thriller series na Road Killers ni Nadine Lustre. Target ng karakter ni Nadine na mailigtas ang ama at tuparin ang hiling nito. First time sumapak ni Nadine sa action. Matagal ko na talagang gustong mag-action. And I guess with regards to preparation, nag-training din ako with sa firing, tapos with the gun, like assembling, tapos... yung mga stunts din namin, we really had to rehearse that. Ayon kay Nadine, ganitong mga papel ang gusto niyang bigyang buhay sa future projects pa niya. Nakakatawa kasi may nabasa po akong article na ang headline is Nadine, ayaw na mag-love team, gusto maging psycho pa. So, ayun naman po yung lagi kong sinasabi. Kasi it is very interesting, you know, like, doing a role of a psychopath or of a killer or someone who is deranged, just trying to figure out how this person's mind works. Hindi naman nakatakas si Nadine nang hinga ng reaksyon kaugnay sa sunod-sunod na showbiz hiwalayan. Okay na ako, guys. Wag na. Hindi na ako kasali dyan. Okay na ako. Going steady si Nadine at kanyang non-showbiz boyfriend na si Christoph Barriou. Ayon sa aktres, working day sa kanila ang araw ng mga puso. Pero may pinaplano silang simpleng selebrasyon ng kanyang boyfriend. Tumitindi ang mga eksena sa FPJ's Batang Quiapo na nagse-celebrate ngayon ng kanilang first anniversary. Nakausap natin si Coco Martin at ikinuwento niya ang kanyang mga plano sa serye na namamayagpag pa rin sa primetime. Sariwa pa sa isip ni Coco Martin ang ingranding panimula ng FPJ's Batang Quiapo noong isang taon. Achievement nang maituturing ito ni Coco dahil alam niyang hindi na niya mapapantayan ang tagumpay ng kanyang naunang serye na FPJ's Ang Probinsyano. Hindi ko na ina-achieve kung ilang taon. Basta hanggat gusto ng mga manonood, hanggat kailangan kami ng aming kumpanya, nandito kami. Mainit na niyakap ng mga manonood ang buhay ni Tanggol at ang sangasangang kwento ng mga karakter na nakapaligid sa kanya. Honestly, as a creator, niready ko yung show sa malawakang kwento, sa mahabaang panahon, mm-hmm. para if ever lang na
kung saan nahantungin, naka-ready. Anong nangyari? Ba't namatay si Mocha? Nasaan na tong eksenan to? Sabi ko nga... Oo, dami nilang hinahanap. Oo, At sabi ko, karapatan nila yon. Siyempre, kumbaga namumunan sila ng oras, di ba? Naapektuhan sila sa mga eksena, kumakapit na sila sa mga karakter. Kaso, ang hindi nila naiintindihan minsan, may mga bagay na mga hindi inaasahan. Sabi ko nga, sandali lang. Sabi ko, ipapalabas pa rin namin yan, yung mga nakita nilang mga eksena. Magugulat sila kung paano namin ipapalabas. Pagdating sa kompetisyon sa telebisyon, ginagamit niya itong tuntungan para i-level up ang aksyon at ang kwento. Dumating na ako sa point na kahit na meron tayong kasabay ng mga show na umeere, hindi ko na tinitignan. Hindi na ako naapektuhan sa rating, sa ganyan. Pero sabi ko, sila'y nagbibigay sa akin ng inspirasyon para ipagpatuloy ko na pagbutihin lalo namin yung show, right. Yung Batang Quiapo. Kasi sabi ko nga, hindi na sa ratings, pero pag nakikita ko, ang ganda ng ano nila. Mas gandahan natin. Speaking of level up, kung nabusog na ang mga manonood sa mga makapigil hiningang action scene sa unang taon, kasado na ang mas intense na bakbakan sa year 2. Kusan mahirap, dun kami. Kami, the more na mahirap yung location namin, mahirap yung challenge na pupuntahan namin, na-excite kami dun. Isang mainit-init na trailer ng year 2 ng FPJ's Barang Quiapo ang ipapalabas sa episode bukas ng gabi. Mga bagong karakter na magpapaikot ng kwento, mga bagong paghaharap at ang nag-aabang na buhay ni Tanggol sa labas ng kulungan. Pinatunayan ni Marina Summers ang Philippine Drag Excellence sa debut ng RuPaul's Drag Race UK versus the World, kung saan iniangat niya ang mga magsasaka ng Banawe. Speaking of Banawe, inspired naman ng mga magsasaka ng world-famous Banawe Rice Terraces, ang main stage outfit ng Filipino drag queen na si Marina Summers sa pilot episode ng RuPaul's UK versus the World. Si Marina ang kinatawan ng Pilipinas katapat ang drag queens mula UK, US, Australia, France, Spain at iba pang bansa. I'm a Filipina! Sa talent show, nagpakitang gilas sa sing and poi dancing si Marina sa Ama Filipina version ng original song ni Maymay Entrata na Ama Kabugera. Full force ang Pinoy fans kagabi sa special watch party kabilang ang unkabogable star na si Vice Ganda. Ang pinaka-exciting part of that is to actually perform in front of RuPaul lip-syncing to a foreign song. Si Marina ang kauna-unahang Filipino drag queen mula sa Pilipinas na lumaban sa isang international franchise show ng RuPaul's Drag Race. At ito, exclusive! Bago ang big concert ng River Maya, ipinasilip muna nila sa atin ang kanilang naging paghahanda, ang soundcheck at the big stage para sa much-awaited reunion concert ng 90s rock band. Mahigit isang linggo ang inabot bago naitayo at mabuo ang giganteng stage na ito para sa much-awaited reunion concert ng 90s rock band na River Maya. Masusing ikinabit ang mga ilaw, speakers at naglalakihang LED screens sa magkabilang dulo ng stage. Pinupulido na rin ang ilang pyro at fireworks sa stage, lalo na ang technicals sa pangunguna ng US-based creative director na si Jeremy Lechterman. Ilan sa past projects ni Jeremy ay ang concert ng BTS, R&B singer na si Usher at iba pa. A lot of really good camera work is, I think, a lot of what we're trying to highlight. This being a reunion show, we're really interested in seeing the interaction between the band members. And there's a lot of fun fireworks, there's a lot of fun special effects. Araw-araw ang ensayo nina Bamboo, Rico, Nathan at Mark. Pinupulido ang mga instrumento at vocals. Ramdam ang mataas na energy ng grupo at handa nang ibigay ang kanilang 101% sa once-in-a-lifetime concert event na talagang inabangan at minanifest ng kanilang mga tagahanga. Game na. Ilang buwan pinaghirapan pero bukas party mode. Celebrate. Months of serious preparation na but tomorrow it's just gonna be, we're just gonna have fun. Sa napakinggan namin sa soundcheck, ine-ensayo nila ang Himala. Himala! At mega hit nilang Ulan.
at iba pa. We've all been through this. We've seen this before. What makes this whole thing different is the four of us on stage. Yun yun eh. That's the truth, right? So that's what we're all here for. That's sort of that love, that energy. That's it! Yan ang mga biggest entertainment stories this week. Kita-kits tayo ulit next week dito lang sa SOS Stars on Spotlight.